Ngayon, kung sasabihin nyo, meron din akong mali, eh di i-expose nyo rin. Ipakita ninyo. I'm ready to face anybody. Pag nagkakaroon ng natural calamities, nagpaparamdam ang Diyos na nagagalit siya sa tao dahil sa kanilang kasamaan. Basahin natin ang Job 9:5-6. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Ayon, pagka nagagalit ang Diyos dahil sa sobrang kasamaan ng tao, nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Sabi sa 9:5, kaya pagka nagkaroon ng lindol, o nagkaroon ng tidal wave, o nagkaroon ng kung ano-anong mga natural calamities, galit ng Diyos yan. Mayroon pang isang talata doon sa awit na nagpapatunay. 18:7. Nang magkagayoy, nauga at nayanig ang lupa, ang mga patibayan naman ng mga bundok ay nakilos at nauga sapagkat siya'y napuot. Ayon, napupuot ang Diyos. Nagagalit siya pagka nagkakaroon ng mga natural calamities, lalo na yung mga lindol. Pati tidal wave, manifestasyon niya ng galit ng Diyos. Basahin natin sa Amos 9:6. Siya na gumawa ng kanyang mga silid sa langit at kumatha ng kanyang balantok sa lupa. Siya na tumatawag ng tubig sa dagat at ibinubugso sa ibabaw ng lupa. Panginoon ang kanyang pangalan. Kita nyo, ang Panginoon ang tumatawag ng tubig sa dagat, ibinubugso sa lupa. Yun yung tidal wave. Ayun, isang manifestasyon yun, ang galit ng Diyos sa taong masasama. Eh, kaya nga yung mga bansang tinasapit niyan eh, ang karamihan dyan sa mga bansa na yan, mga ateiste, hindi naniniwala sa Diyos. At yung mga ibang bansa naman, meron naman silang pinapaniwalaan Diyos, hindi naman tunay na Diyos yung sinasapit niyang mga tao na yan. Kaya dapat niyong maintindihan mga kapatid na pagka kakaroon niyang mga natural calamities, tidal wave, mga lindol, malalakas na bagyo, nagpaparamdam ang Diyos na siya'y nagagalit dahil sa ating kasamaan. Basahin natin ang awit 7:11. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Ayon, ang Diyos ay matuwid na hukom. Diyos na may galit araw-araw. O ngayon, eh, pag-aralan po natin ang tungkol sa lindol. Earthquake. Ha? Pag po ba earthquake, mga magulang, mga kaibigan, lindol? Ano po ba yan? Ha? Sa pagtuturo ng Biblia, ang lindol o earthquake, ito po'y ekspresyon ng galit ng Panginoon. Ito po ang pangkaraniwang nalalaman ng marami. Sa 18:7 po ng awit, basahin ko po. Ang buong lupa ay nauga at nayanig. Pundasyon ng mga bundok ay nanginig sapagkat ang Diyos ay galit na galit. Ang binasa ko po, magandang balita, Biblia. Pagpala, umuuga, nayayanig ang lupa dahil ang Diyos po'y galit na galit. Yung magandang balita Biblia, kaya po ito'y madalas ko ring basahin, gamitin, kasi mas madali pong maintindihan ng mga nakikinig pagka magandang balita Biblia po ang binabasa. Si Soriano lang naman ang nagsabing ito eh, ano eh, hindi katiwa-tiwalang salin. Diyan kayo na chubibo ni Soriano, magandang balita Biblia, hindi katiwa-tiwalang salin yan, yan ikay nilikot na salin yan. Pero pagka papatunayan ni Soriano yung pagsasalita niya ng tanga
Abi, babasahin sa magandang balita, Biblia. Wow! Ha? Sige nga! Ha? Yung mga nagre-record ng ating programa. Di ba? Sabi ni Soriano, magandang balita, Biblia. Hindi katiwa-tiwa lang sa alinyan. Nilikot na sa alinyan. Pero pag siya gagamit at papatunayan niya na yung pagsasalita niya ng tanga ay nasa Biblia, aatras si Soriano sa magandang balita, Biblia. Naloko na! Ha? O, ngayon. Yang Lindol, galit po ng Diyos yan. Pagka inuuga ang lupa, nayayanig, manifestasyon na galit ng Diyos. Kaya nga po, sa mga insurance company, tinatawag po nilang act of God, yang lindol or earthquake. Act of God. Yan ay gawa ng Diyos. So ngayon, dahil po nangyayari ang mga paglindol ngayon, nakakaawa nga eh. Napanood ko po yung marami nating kababayang lumilikas, nag-iiyakan. Saan na raw sila tutuloy? Saan daw sila titira? Dahil nasira na yung bahay nila. Eh, dapat itong si Pastor Kibuloy, bilang son of God, yung problema noong mga kababayan doon, isolusyonan niya. Tama po ba? Tama po ba sinasabi ko? Eh, kung ang claim niya son of God siya, tulungan naman eh, mga kababayang napinsala ng lindol, o yung mga nasaktan doon, pagalingin niya, yung mga namatay buhayin pa niya. Dahil ganun po talaga si Jesus Christ ang Panginoong Hesukristo ng Biblia. Yung mga patay na inilapit sa kanya, binuhay ng Panginoong Hesukristo. Yung mga may sakit, may mga karamdaman, pinapagaling niya. Ay dapat gawin niya ni Pastor Kibuloy. O ngayon, ang akin pong gustong bigyan ng punto, mga magulang at mga kaibigan, totoo bang itong lindol? Basta sinabing lindol, yan po ay act of God. Diyos ang may gawa ng paglindol. Kasi dapat maging matalino po tayong lahat, mga magulang at mga kaibigan. Pagka po nangyayari ang ganito, ang mga tao po, lalo po yung hindi naman malalim ang nalalaman at nauunawaan sa salita ng Diyos sa Biblia, agad nilang naiisip, bakit ganito naman ang Diyos? Ba't naman malupit ang Diyos? Asawa mo, dahil sa paglindol, namatay. Anak mo, nabagsakan, namatay. Ano po ang nangyayaring sa loobin ng mga tao? Hindi ba nagagalit sila sa Diyos? Doon sila ngayon nagkakaroon ng mga question. Diyos, bakit anak ko pa? Diyos, bakit naman kami pa? Nawala yung bahay namin. Diyos, yan eh, pinundar namin. Ang tagal na panahon. Tapos dahil lumindol, sira, wasak ang bahay namin. Namatay pa ang aking asawa. O hindi ba ang tao nagagalit sa Diyos? Tama po ba? Kung siya may pananampalataya sa Diyos, nawala na yung kanyang pananampalataya sa Diyos dahil dyan sa nangyaring lindol na yan na sumira ng kanilang bahay, pumatay pa sa kanyang mahal sa buhay. Tama po ba? 36 sa YouTube at 39 sa Facebook. Interesado po ba kayong malaman to, mga magulang at mga kaibigan? Gusto ko pong ipaglingkod, liwanagin sa atin. Lahat ba ng paglindol, lahat ba ng earthquake,
ay dapat na ituring na act of God na ang Diyos ang may kagagawan. Are you interested? Sino po ba ang gustong ito ay mabigyan po natin ng paglilinaw? Ako po, binasa ko ang Biblia, nakita ko, yung lindol, ginagamit ng Diyos yan para i-express ang kanyang galit. Pero to the point, na mayroong mga mamamatay, may mga masasawi, may mga mawawasak, masisira. Abi, Diyos po ba may gawa ng lindol na yun? Sabi ni Camille de Guzman, opo, extend pa tayo. Aba, ay, happy birthday kay Camille de Guzman, ha? Nitong nakarang araw ay nag-birthday po yung ating kaibigan na yan. O, ngayon, ito po bang nangyayaring mga kalamidad kagaya po ng lindol? Basta agad mong iisipin, act of God. Diyos ang may gawa. May mga nawasak, may mga nasira, may mga namatay. Diyos po ba ang gumawa ng lindol na yan? Nagpasapit ng kalamidad na yan? O basahin po natin, ha? Sa Biblia po, mga magulang at mga kaibigan, sino po ba ang gumagawa ng mga pagwasak, ng mga pagpuksa, ng mga pagsira? O basahin ko po, sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, at ang talata po ay 10, babasahin ko po. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. May sinasabi ang Panginoong Hesus, may binabanggit siyang magnanakaw. Ano po ginagawa ng magnanakaw? Yun po ay nagnanakaw. Tapos, pumapatay at pumupuksa. Ang Panginoong Hesus, sabi niya, ako'y naparito upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ayan, si Jesus Christ, contrast doon po sa tinutukoy niyang magnanakaw. Magkasalungat sila ni Jesus Christ, yung magnanakaw. Si Jesus Christ, naparito para magbigay ng buhay, para magbigay ng kasaganaan. Ngayon, may magnanakaw siyang binabanggit, umaparito para magnakaw, para pumatay at pumuksa. Tanong, sino po yung magnanakaw na pumapatay, pumupuksa at nagnanakaw? O ayon po sa Panginoong Hesus, Juan 8:44, kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una. Mga magulang at mga kaibigan, ayon po kay Jesus Christ na ating Panginoon, sino po yung magnanakaw na pagka dumating, ang gagawin po'y magnakaw, pumatay at pumuksa? Sino po? Yun po si Satanas o ang Diablo. Tama po ba? Sang-ayon po bang ating mga kasama para tuloy-tuloy na po ang ating pagtalakay? Agree po ba ang mga kasama na ang magnanakaw na binabanggit ni Jesus Christ na ang ginagawa'y magnakaw sa tao, patayin ng tao, buksain ng tao, yun po ang Diablo o si Satanas? Kasi si Jesus Christ, ang pagparito niya para magbigay ng buhay, para bigyan ng kasaganaan ng mga tao. O ngayon, si Satanas ang Diablo, kontra siya, salungat siya. Ang gagawin ng Diablo, ang tao, papatayin niya, pupuksain niya at pagnanakawan pa.
O di po ba ngayon ay pinagnakawan ni Satanas, ng Diablo, ha? Ninakaw ng Diablo ang kaligayahan ngayon ng maraming tao sa Mindanao? Ha? Maligayang pagsasama ng pamilya, ninakaw ngayon ng Diablo. Ha? Paano niya ninakaw? Inalis niya yung kaligayahan. Pinatay niya yung mahal sa buhay. Ha? Namatayan yung isang pamilya. Tama po ba? Ha? Nawala yung kaligayahan. Ninakaw. Ha? Pati po yung buhay na maginhawa, masagana. Ninakaw ngayon ni Satanas, ng Diablo, sa mga nasa Mindanao. Ha? Maayos ang kanilang bahay, maganda ang kanilang pamumuhay. Sa isang iglap lang ay nawala yung bahay. Nawala yung kabuhayan. Tama po ba? Ha? Kaya ito po ay tinatalakay ko para po tayo ay makapag-isip-isip. Sa panahong ito, marami po ngayon ang nagdadalawang isip na sa Diyos, nag-aalinlangan, nagdududa, at marami po nagagalit pa sa Diyos. Bakit? Ang naiisip nila na nagpalindol, gumawa ng kalamidad, ang Diyos. Ang Diyos ang pumatay sa kanilang mahal sa buhay. Ang Diyos ang nagwasak, sumira ng kanilang kabuhayan. Pero sa katotohanan, sino po ang nasa likod ng lahat ng yan? Si Satanas, ang Diablo. Nagkakaintindihan po ba? Tandaan natin, God is good all the time. All the time, God is good. Amen! Pwede po bang mag-amen yung sang-ayon? Ha? Yan po madalas naming sabihin pagka kami po yung nasa Pampanga Provincial Jail, yung mga inmates. Ha? God is good all the time. And all the time, God is good. O ngayon, paano yung paglindol na yan? Ha? Nakabuti ba yan sa mga nasa Mindanao? Ha? Marami pong mga nadisgrasya, napahamak, nasirang mga ari-arian, kabuhayan. O sino may gawa? Hindi ang Diyos. Ang may gawa, ang Diablo, si Satanas. O ngayon, baka ako hanapan ng batayan ng ating mga kasama. Brother Willie, maganda sinabi mo. May talata ka ba namang maililitaw sa amin? Ha? O eto, ha? Binasa ko po ang Biblia. Nabasa ko po, ha? Sa Mateo 28:1-2. Ha, nang mabuhay na mag-uli si Jesus Christ, may lindol na nangyari. Ha? Pero wala pong namatay doon. Kayo na magbasa. Binibigay ko po ang mga talata, 28:1-2, doon sa libingan, kung saan nilibing si Jesus Christ. Ha? May dumating na anghel, ha, lumindol eh. O ngayon, dagdagan ko pa. Sa Gawa 16:25-34. Noong makulong ang Apostol Pablo, kasama niya si Silas, ano nangyari? Lumindol din. Milagro po yung lindol na yon. Pero basahin niyo po ang buong pangyayari. Wala isamang bilanggo ang nadisgrasya. Wala pong buhay na nasawi. Yan po sa lindol na nangyari sa Gawa 16:25-34. Nasusundan po ba ng ating mga kasama? Pagka ang lindol, gawa ng Diyos, ang nabasa ko sa Biblia, wala naman pong namamatay. Ha? Yung bantay ng bilangguan dahil sa nasaksihan niyang bilagro. Ha? Natuto po siyang sumampalataya kay Jesus Christ. Nagbalik loob siya sa Panginoong Jesus. Amen. Yung lindol na yon, maganda resulta. Nakikita niyo po ba yon? Yung bantay ng bilangguan, naliwanagan ng isip. Natutong sumampalataya, magbalik loob kay Jesus Christ, pati ang kanyang pamilya. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Sana makuha nyo agad para
bago ho tayo pumasok sa alas 11, eh maliwanag agad yung picture na akin pong pinipresenta sa inyo. Hindi nyo ito madidinig kay Soriano. Ha? Yung paglindol na nangyari sa loob ng bilangguan, ang resulta po, kabutihan. Ha? Walang nangyaring may nadaganan doon, mayroon doong napahamak, namatay, wala. Pagka ang lindol, ha? Eh, gawa ng Diyos. O ngayon, eh, ibig sabihin, Brother Willie, ang Diablo, si Satanas, pwede rin siyang gumawa ng kalamidad. Kasi, pag ang Diyos ang gumawa ng lindol, siya ang nagpalindol, eh, wala namang mangyayaring ganyang kapahamakan. Wala pong mawawasak, masisira, nakabuhayan, walang mamamatay na tao. Dahil si Satanas, ang Diablo, ang mamamatay tao. Kasi si Satanas po, mga magulang at mga kaibigan, gusto po ng Diyos ang tao maligtas at ang tao makapagsisi sa kasalanan niya. Ha? Ikalawang Pedro 3.9, sinasabi po yan, hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon sa tao na siya po ay makapagsisi para siya po ay hindi mapahamak at siya po ay maging dapat sa Diyos. Ano ngayon ang misyon ni Satanas? Alisan ng pagkakataon ng tao na makapagsisi at magbalik loob sa Panginoon. Nagkakaintindihan po ba? Kaya, si Satanas gagawa ng ganyang maramihang pagpatay. Dahil pagka marami siyang napatay, ibig sabihin, naalisan niya ng pagkakataong magsisi at magbalik loob sa Panginoon yung mga tao na yon. Amen! Maliwanag po ba? Please, mag-reply lang po. Mag-message yung mga naunawaan po yung punto na yan. Please say amen. Yung mga natanggap po yung punto na yan. Dapat alam nating gamitin ang ating daliri sa panahong ito. Sino ang ituturo natin na may kagagawan ng lindol sa Mindanao? Ha? Kanino mo ituturo daliri mo? Sa Diyos ba? Ay, wag sa Diyos. Ituro mo kay Satanas yung daliri mo. Siya na sa likod ng ganyang mga pagpuksa, ha? Mga pagwasak at pagpatay. Hindi ang Diyos ang may gawa niyan. Ginagawa yan ni Satanas, ng Diablo, para alisan ka ng pagkakataon na magsisi, magbalik loob sa Diyos. Ginagawa yan ni Satanas para ikaw ay mapuot, magalit sa Diyos. O ngayon, eh Brother Willie, meron bang pangyayari sa Biblia na mga kalamidad na si Satanas ang may gawa at hindi ang Diyos? O ready na ba kayo? Ha? Konting overtime lang po, ha? Para po tayo magkaintindihan. O dito po sa isang talata ng Hob sa Kapitulo 1 at ang talata po'y 16, isang kalamidad po na hindi naman ang Diyos ang may gawa. 1:16 ng magandang balita Biblia ng Hob. Hindi pa ito nakakatapos sa pagbabalita ng may dumating na namang isa. Sinabi naman nito kay Hob, tinamaan po ng kidlat ang mga tupa at ang mga pastol at namatay lahat. Ako lang po ang nakaligtas upang magbalita sa inyo. Mga magulang at mga kaibigan, ang binasa natin yung kay Hob. Ha? Tandaan natin, nag-usap na ang Diyos at si Satanas. Pinagmamalaki ng Diyos si Hob kay Satanas. Na si matapat sa Diyos. Eh sabi ni Satanas, dinersya. Eh, kaya lang naman yang si Hob ay matapat sa'yo. Pinagpapala mo siya. Alisin mo mga pagpapala mo sa kanya.
yan ay tatalikod na sa iyo. Kaya sabi ng Diyos kay Satanas, o sige, ikaw na bahala kay Job. Gawin mo na. Gusto mong gawin sa kanya. Huwag mo lang siyang papatayin. O ano agad ang ginawa po nitong Diablo, si Satanas? O dito sa binasa natin, meron siyang mga alagang tupa. May mga pastol na nag-aalaga ng mga tupa ni Job. Ha? Yan ay kanyang kabuhayan yan. Ano ginawa ni Satanas? Ah, si Satanas po, pinatamaan niya ng kidlat yung mga tupa at mga pastol na nag-aalaga ng tupa. Pinatay lahat. Nakita niyo po, sino po ang may gawa nung kidlat na tumama doon sa mga alagang hayop? Ah, pati doon sa mga tagapag-alaga. Hindi ba yon si Satanas? Amen! Pwede ho bang mag-amen yung mga kasama nating naunawaan po yung punto na yan? Ha? Yan ang sinasabi ko, na mayroong mga kalamidad na nangyayari dito sa mundo kagagawan ni Satanas. Yung kidlat na tumama at pumatay sa mga alagang tupa at mga pastol ni Job, si Satanas po ang nasa likod. O ngayon, ano pa ang ating mababasa? Dito pa rin po sa Job 1:18. Hindi pa rin ito halos tapos magsalita nang may dumating na namang isa at nagsabi, habang ang mga anak po ninyo'y nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng panganay nilang kapatid, hinampas po ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsakan po sila at namatay lahat. Ako lang po ang natirang buhay upang magbalita sa inyo. O ano naman po ang isa pang masamang balita kay Job? Ah, yung kanyang mga anak, nagkakainuman, nagiinuman, kakainan, inuman sa bahay. Ah, ano po nangyari? Ah, napakalakas na hangin ang humampas doon sa bahay kung saan nagtitipon-tipon yung mga anak ni Job. Napagsakan sila nung bahay, patay lahat. O sino po ang gumawa noong malakas na hangin para hampasin yung bahay at yun ay bumagsak? Tanginong kagagawan po yan. Ha? Hindi ba si Satanas pa rin? Nagkakaintindihan po ba? Ha? Pwedeng yung napakalakas na hangin, ang tawag po dyan ay ipo-ipo. Buhawi. Ha? Jack di buhawi. Tama po ba? O, pwede po ba sumagot ang ating mga kasama? Napatunayan ko po ba sa inyo sa Biblia na si Satanas may kapangyarihan din para gumawa ng mga kalamidad? Hello, yung ating mga kasama, sana po ay nakakasunod po kayo. Ha? Lahat ng masasamang pangyayari sa buhay ni Job, sino ang nasa likod? Sino ang gumawa? Ang Diablo, si Satanas. Yung kidlat na tumama at pumatay sa kanyang mga alagang tupa at mga tagapag-alaga, si Satanas yun. Siya may gawa nun. Yung mga anak ni Job na nasa bahay, nagkakainan, inuman, eh mayroong malakas na hangin. Ah, ipo-ipo. O, pinabagsak yung bahay. Patay lahat noong nandun sa loob. Sino may gawa nun? Hindi ba si Satanas? Nagkakaintindihan po ba? At kahit si Jesus Christ, nung siya po ay nakasakay doon po sa daong kasama ng kanyang mga alagad, Lucas 8:23-25, bigla pong nagkaroon ng malakas na bagyo. Ha? Lulubog na po yung sinasakyan na daong
ng Panginoong Jesus at ng kanyang mga alagad. Ano ginawa ni Jesus Christ nung siya gisingin? Sinaway niya yung bagyo. Tumigil. Talong. Sino po ang may gawa nung malakas na bagyo na yon? Na ang layo ni palubugin yung daong na sinasakyan ni Jesus Christ at ng kanyang mga alagad. Diyos Ama ba ang may gawa nung bagyo na yon? Ha? Hindi pwedeng Diyos Ama ang may gawa nun. Bakit? Abi, palulubugin yung bangka, yung daong. Ha? Palulubugin para mamatay lahat ng sakay. Sinaway ni Jesus Christ. O pwede ba namang yung Ama yun ang gumawa nung malakas na bagyo tapos si Jesus Christ sasawayin niya yung Ama? Ay, hindi naman pwedeng magkakontrahan yung dalawa na yan. Si Soriano at si Bonjing nagkontrahan, nakita natin. Tama po. Doon po sa Toblerone. Ha? Sabi ni Soriano, yung Toblerone halal dahil yung gatas, halal. Noong kinuha yung gatas, halal. Sabi ni Bonjing, abi hindi po pwede dahil nung kunin po yung gatas sa baka, buhay pa yung baka. Kaya hindi pa ho halal yan. Nagkontrahan si Soriano at si Bonjing. Pero ang Ama at si Jesus Christ, never magkukontrahan. Amen. Ha? Natawa si Franco Roman. Basahin niyo po yung talata. Lucas 8:23-25. Noong nakasakay sila sa daong, bigla pong nagkaroon ng malakas na bagyo sa karagatan. Si Jesus Christ, sa isang saway niya, tigil yung malakas na bagyo. Sino may gawa ng malakas na bagyo? Na ang intensyon ay patayin yung lahat ng sakay ng daong. Sila ay lunurin, sila ay malubog sa dagat. Yun po si Satanas o ang Diablo. Kaya po mga magulang at mga kaibigan, sino ang nakita natin na gumawa ng kalamidad dyan sa ating mga kababayan sa Mindanao? Winasap, pinuksa, pinatay ang ating mga kababayan sa Mindanao. Hindi ang Diyos, hindi si Jesus Christ, hindi ang Holy Spirit. Yan po'y kagagawan ni Satanas o ng Diablo. Amen!